pag nagpasok ka ng keyboard, ipasok mo sa pinakamagaling mong keyboard. Pag hindi nag-match, tanggalin mo na yung pinasok mo. Hindi ko inaasahan kasi nga, pero si Puyo, alam ko magaling yung pinagmulan. Abo. Iniwala ka, at six sa pareha ko. Hoyos! Ako, six overall. Next, may nilap ako sa PFC. Unang lipad ko rin, second overall ka. Oh, ang galing, sir! Sabi ko, tama rin sinabi sa akin ni Victor Lee. Darating panahon, madidevelop mo yung ibon, makakapag-produce ka ng family, kamilya na ibon, makukuha mo yung pairing at mapapag-aralan yung pag-ibon. Opo. Kasi gano'n ang sinabi niya, itong ibon, pag piniring mo at tumira, nanalo, yun na. Huwag mo nang baguhin, hanap mo na lang uli ng kamatch niya. Gano'n. Porkit magaling sa magat, pag piniring mo, magaling na. Hindi, kailangan mag-match yung tubo niyan. Yung lagi sinasabi sa akin, itong ito. Kasi, bumibili ako kay Victor that time, sir, bigyan nyo nga po pag piniring yung mananalo. Natawa sa akin. Eh kasi nga newbie ako eh. Oo. Walang ganun. Sabi niya. Ang gagawin mo pag nag-match, yun na yun. Ah, yun na yung pairing. Kanya. Tsaka isa pa, tatanda mo, kapag pamilya na ibon mo, sabi niya, no, pag nagpasok ka ng ibon, ipasok mo sa pinakamagaling mong ibon. Ah, ganun po. Ngayon, pag hindi nag-match ito, pasok mo ulit sa pinakamagaling mo. Apo. Pag hindi nag-match, tanggalin mo na yung pinasok mo. Kasi walang dahilan para hindi mo na, kasi pinaris mo, hindi mo magagaling sa loop mo. Tama ba? Apo. Hmm. Tinatandaan ko lahat yun. Hanggang sa 1996-97, nakilala ko si Paring Lagdaw. Oo, oh, kaitad ko sir. 1996 ako pinanganak eh. Engineer yun. Barkada, family friend ko yun. Hanggang sa naging pa. Yung si Tatay Pilo, tsaka si Nanay Pilang, nanay, tatay ni Lando, naging mabait sa akin. Hanggang sa nakita ko yung mga ibon ni Lando, yun, doon ko nakakita yung pamilya ni Puyo. Wala pa si Puyo. Si Picoy, yung Bensin, yung Paulson, direct ang anak nung Paulson, Robert Paulson. Opo. Taklo bang clocker yun. Yung pinsan nung Paulson na yun, tsaka yung Alberta, tsaka yung mga Dr. Wright. Opo. Yun yung mga ibon ni Lando. Kasi si Ian, ang ibon talaga na pinagmulan ni Puyo, yung pamilya ni Puyo, ibon ni Ian Chua yun. Doon po pala nagmula? Oo. Ibon ni Ian Chua yun. Ngayon, hindi ko pa alam yung bloodline. Medyo nakakaintindi na ako sa ibon. Opo. Sabi ni Parin Lando, Nick, para sa akin, ito pinakamagaling na ibon. Yung pensil niya, tatay ni Puyo. Wala pa si Puyo nun, ha? Ah, wala pa po. Sabi niya, nga, anong ganda. Sabi niya, kaya lang, pre, ano walang magpapakain nito. Minsan, pusira mo nun ako ito. Sabi ni Lando, eh, alas naging kaibigan ko na eh. Pati pamilya niya, sabi tatay, kilo. Kaya papaguri mo na naman si Ome, ang layo ng kanila dito. Nagtsatsagaan po. Eh, ito na, pinapakain ko yung ibon ni Lando. Apo. Kasi yung pinili niyang ibon, yung mga breeder ni Ian. Nag-Taiwan si Ian, 1995. Kaya umayo sa pag-iibon, nagpunta Taiwan, binenta ibon. Ang tinuha ni Lando, breeder, kay parang Eddie Pineda, kung parang yun. Tatay ni Elias Pineda yun. Apo. Na naglalaro sa MMFC. Kinuha ni Paring Eddie, overall champion, 10 overall, si Alberta, si Malas, tsaka yung mga ibang winner ni Ian. Nag-ati silang dalawa. Si Lando yung breeder. Kung madaling salita, tinutulungan ko si Lando magpakain kasi pag na-distinu siya, si tatay hindi alam gagawin, tatay Pilo niya. Awo. Tinulungan ko, nakawa sa akin si tatay Pilo. Araw-araw kasi ako magpupunta to, halos eh. Oh, buti sir, hindi kayo busy nun sir. Talaga sinasadya ko kasi nga gusto ko maraming kaibigan tsaka yung gusto ko rin magkaroon ng ibon niya magagaling. Ah, opo. Pag give and take lang eh. Oo nga naman sir. Binibigyan na ko lang, binibigyan ko rin siya ng gusto niya ibon sa akin. Opo. Kasi nga Victor Lim eh. Hanggang sa nawa sa tatay Pilo, sabi niya, may, pauwi mo na kaya yan, sabi mo kay Lando, para hindi ko na papunta-punta rito. Tutal, pumupunta rin naman sa akin lagi si Lando eh. Kinausap niya si Lando, umayag. Pinapagod mo si Omid, talin mo na yan dun. Di, eto na. Sabi sa akin ni Lando, teka pre, bago ko padala sa iyo yan, mag-i-inbred muna tayo. Para, kasi, titingnan ko yung anak eh, sabi niya. Sige pa rin.
walang problema. Punta kami kay Eddie Pineda. Meron doon anak si Nicole, yung tatay ni Kuyo, ah. Opo. Doon sa Golden Pair mismo ni Aya. Ayos pala yung pinagmulan eh. Yung Ibo na pairing na yun, lahat ng takloba ni Aya na overall back-to-back, overall champion ng North, overall champion ng South, anak nung pensive na tatay ni Kuyo, tsaka doon sa fourth zone na babae, may anak yung bulag. Eh, grabe naman pala yung pinagmulan ni Puyo, sir eh. Sumalpok yata, or di ko alam kung bakit nabulag. Apo. Sing-sing noon, nandiyan pa sa akin, kumbay ng PHA tsaka RPAP. Ganto ko lang nun, sir. Oo, oh, Honda ang premium nun. Oo, oh, ayos. San Francisco, laban yata nila. Nag-lock po, sir? Hindi, nabulag. Hindi na nilaro ni Ian. Bili ni Eddie Pineda. Ngayon, kinausap lang si pare, Eddie, pre, sabi ni Lando, bilhin na lang namin sa bulag. Parang Eddie mo pa eh. Binenta po. Yung sabi, breeder ko yun. Gumagano sa amin yun. Binapri. Sabi niya, sige. Kaya na namamag-alaga, binenta, presyo, kaibigan. Kung anong pili niya, binali John namin po unan. Umayag. Ginawa ko, kinondisyon namin, pinagsalang namin magtatay. Awa. Si Puy, si Bulag at saka si Pencil, tatay ni Puy. Pero yung bulag na yun, lahat ng kapatid doon, overall. Oo, yun sir. Tsaka Tacloba Clacker. Opo. Ito na, lumabas yung limang imprint. May balay mo sa paa, liliit. Yung isa nakagano nga yung paa, oh. Hindi makayapak yung ganito. Oo, oh, sakang... Ito yung imprinting. Ah, sa paa, ano... Tapos nagiging tunay yung paa. Hmm. Ngayon, yung inaanak ko, dati hindi ko pa inaanak yun, si Boyet Acebo, kapitbahay ni Lando yun. Opo. May kulungan doon, sabi ni Lando, patuturuan ko to pre. Bakit? Gusto ko makita yung imbrid kung paano lumipad. Eh, sabi ko, ikaw, sayang, baka mauna pa magka-imbrid yung kapitbahay, ha? Sabi ko sa kanya. Eh, paano naman yun sa akin? Hinihingi ko yung anak, inaisa. Okay. Sige, isa sa'yo doon pag napaamo. Oo, ayos. Bibigay ko sa'yo, ito na, galing. Galing nung usapan namin. Tinuruan. Alam mo kung yung apat na flyaway. So, yung... Nagtugma mo. Na, tama nga yung sinabi ko, magkakaroon ng imbrig kapitbahay. Eto na. Natira yung may balbo sa pakaan. Opo. Inuha ni Parin Noel Miranda sa inaanak ko na Boyet. Pinalikan namin nilang dito. Sabi ko, asan na yung natira yung balbo? Wala na, kinuha na ng Parin Noel nyo. Pantay na lang pinigay mo. At akin, amin yun. Sabi natin. Eh, wala. Uy. Eh, kumpare ko si Noel Miranda. Kumpare din lang doon. Sabi ni Lando sa akin, ya mo na. Nasa, pero pinadala sa akin si Picoy. Yung breeder na yung uwi ko na yun. Kaya lang, pagkatapos ng inbreeding, mag, ano ka na lang, gumawa ka na lang. Ulit. Yung sabi niya, i-bury ko na lang. Opo. Yung mga apat na breeder, inuwi ko yun. Ginawa ako, nag-breed ako. Nag-inbreed ako. Yun ulit, yung bulag tsaka yung pensil. Bago lumabas si Kuyo, may lumabas na dalawang imprint. Kamusta po yung lipad, sir? Ha? Sabi lang doon, turuan ko daw ulit. Tikas na ulo talaga yun, no? Tinuruan ko yung isa, binigay ko kay pari Michael Balantas. Tinuruan din akong pari ko. Overfly din, sir? Oo, ganun sila. Ang Kuyo, ang pulse na tinatawag, makulit yan pag inakay. Lipad ng lipad yan. Mm. Pitikin yan. Pero pag yan naka-uwi at natutong, di mo na kayang walain yan. Eh? Ganun siya. Galing. Sabi ko kay Lando, sabi mo, turuan ko na wala. Asan yung isa, sabi sa akin ni Lando. Binigay ko sa kumpari ko. Asan na rin? Nawala na rin. Sabi ko, ang galing natin magturo ng imprint, sabi ko. Ito na. Pinilit ko magkaanak ulit isa. Isa pa po? Lumabas si Puyo. Ah, doon na po nagsimula si Puyo. Si Puyo is huling anak ni Puyo. Ang tatay niya, reject siya. Bakit po reject siya? Laki ng puso dito. Yung ano niya, may kuyo dito. Yung blue bar yun eh. Apo. At laki na sa puso. Ah, oh. Sa puso, maga. Yung kulay puti. Sabi ni Lando, patay mo na. Ano pong ginawa niya, sir? Hindi ko pinatay. Kasi, pabigay na yung tatay. Parang kawalan eh. Sabi ko, patsatsaga ako na lang. Bahala na, laban na ako rito. Eh, ginamot ko. Nagay ko sa bilidiran muna. Sa ganun. Opo. Kumaling, pinakaw lang ko doon sa
stop look ko. Nakikita mo yung picture dati ng look ko yung sinauna? Opo. Yung baba nun, brideran yun eh. Mm. Tapos may mga kulungan pa yung sa gilid, marami. Brideran din po. Oo. Parang hindi pa uso yung cage na ganon. Ay, double cage. Oo, gumagawa lang kaming kahoy na sariling gawa para brideran. Doon ko muna nilagay. Tapos nung lumilipog na, nilagay ko pa. Yung nabanggit kong bandem group na binigay sa akin ni Victor Lim na na-imprint ko rin yun. Mm. Pinagsama-sama ko sila lahat doon. Sabi ko, kailan doon, hindi ko nakakatayin to daw kasi sayang. Oo nga po. Sabi niya, bahala ka. Hindi na naganap sa pikwin mo. Buti na nakuha na nyo na isa sa rano. Pero 50-50 ako sa ibon. Kasi nga, may kusod eh. Mm. Ngayon, nung nag-mature na siya, kala ko babae lalaki, nagpare. Si Puyo, tsaka yung inimbre ko, yun na yung Victor. Yun na yung, ano, yung Francisco Finisher. Mm. Pinabayaan ko. Breeder ako dati, meron yung, ano, yung parang video box. Ah, opo. Tapos nakakalipad sila. Mm. Doon sila sa ilalim. Mm. Yaya siya ni Gaspar, tsaka ni Bicker. Ay, yaya lang po. Dati. Ah, dati. Kasi kala ko pa rin babae. Ah, okay. Lipad ko yung kay Gaspar, tinapo ko yung itlo. Sana palaban sa art, ano yun ha, sa art yun. Hindi ko napansin yung sumunod na, no? Kasi sa baba hindi ko masyado nakikita yun eh. Tapos may covers yung ganon, takip. May tube na pala. Ah, oh. Nung naglilinis ako, may tube na pala to. Ilan na, napansin yung itlog siya? Dalawa. Ah, dalawa na. Pala ako mag-aapad, alam ko parang babae. Kasi choppy yung babae, parang yung babarako, hindi na mamarako eh. Ah, opo. Oh. Pero ano nakikita ko, mapatong siya. Parang sabi ko, parang babae. Kasi tsura babae. Mm. Tinimedlog, pinapayaan ko lang. Hinihintay ko kung sinasabay para mapayaya ko ulit. Apo. Kinuha ko. Yung si Milya? Eh. Ayos. Pero ako pala. Busang parit yung hindi ko pinedin. Nasa stock board niyo po? Oo. Ginawa ko. Nung napisa, sinaksak ako ng court man. Ah. Ito na, naglaro na ako sa RP nung gali ako RP. Lipat ako sa PRP. Pero kahit wala na ako sa RP, nagsiset pa rin ako clock doon tuwing Martes. Mm-hmm. Hindi ko binipitawa yung kasi nga, tumatawag sa akin si Busulio. Meng, umukalimutan na yung banting clock. Yung banting wala sila sa akin. Apo. Kasi doon sa RP, yung umalis ako, walang na walang gamit doon. Banting clock, pati yung mga gamit yan, nakatanglan doon lang. Tiwala sila sa akin. Hindi ko sinira yung tiwala nila. Yun ang pinaka-importante sa tiwala. Alam mo ba ang susi ng bandik na kaya mong ibenta dati? Mabibenta mo 400 isa. Pero walang nawala ni isa sa susi ng bandik na. Mm. Kaya si Mang Julio, tuwa sa akin. Okay. Isa na tiwala siya. Kaya kahit nasa PRP pa ako, tinatawagan niya ako magsaset. Ngayon si Parin Boy Tanuan, nagsaset naman kay Mariano ng bandik na. Okay. Inaya ako. Tulungan mo ko. Ang hirap mag-set mag-isa rito. Totoo naman, ang hirap mag-set mag-isa. Titintahan mo yun. Lalagyan mo ng yung ring, ng ano yung papel. Awa. Pagpapansan nila. Pag matrabaho, pag unang race, ayusin mo lahat yun. Ang dami tsaka nun, sir. Ang dami. Tinulungan ko kay Mariano. Di, eto na. Nag-entry ako at ang 12. Dami, sir. Mani-olbert ako, ah. Kasi nga ayoko bumili pa ng sing-sing kasi mahal eh. Ah, mahal yung YB dati na ring. Dati, mahal talaga. Di binili ko yung sing-sing, Olver. Opo. Ginabang ko, Olver ako. Nagka-ismasan, maniniwala ko, wala ko na yun lang. Grabe. Lahat kami. Suro klaking. Kasi parang sa PRP, nag-first clock kami. Opo. Second clock, race clock kami. Oo. Third clock, nice mas kami. May bagyo, wala banding, bitaw. Mm. Kasi mayroon ng 1 and 2 race na na-clock. May result na. Kung first race, kakancel eh, sabi. No comment ako. Talaga tatanggapin mo yun kasi rules ng clock yun. No po. Hindi ka pwede mag-reclamo. O, tama naman sir. Kasi susumusunod kami sa rules. Ito na, alam mo pang natira sa akin isa. Anak ko. Grabe yun. May yun pa nakauwi sir. Alam ng yaya ko. Puyo. Ano yung pa yung hindi ko inaasahan kasi nga, pero si Puyo, alam ko magaling yung pinagmulan. Apo. Kuha sa magulang. Kasi hindi ako nag-pairing eh, kuha sa parish yun eh. Kaya sabi lang daw, laban mo na. Kaya in-olbert ko. Ano na, in
labang po eh. Walang re-entry yun ha, hindi ko sa re-entry sa perro yun. Alam mo pa nilalagay po sa subbox na lang. Isa na rin po yan no? Kasi sasakay ako ng jeep, ang layo eh. Hindi, eto na. Doon ako nagpa-banding. Natawag ba yung parang Bernard ko? Wala mag-banding. Huwag na rin magpas-maklak ko. Sabi ko, hindi, ikaw lang magpas. Mamaya magkamali ako lang magpa-banding. Ba't tayo ba yung banding? Nahiya ako eh. Pero minsan na lang to. Yung anak nga ni Puyo. Iniwala ka. Hector Burgos yun. Oo, ayos ano? Eto na. Swerte si Bernard, sabi ko. Isa uli, sabi sa akin ni Mariano, ano ba nga dala-dala mo? Ice cream ba yan or ano? Sabi sa akin, nakakita yung result. Third Burgos ka, Timotete ah. Timotete kasi gamit ko. Sabi sa akin ni Mariano, Timotete. Ah, okay po. Nag-six sa pareha ko. Oh, ayos. Ako, six overall. Sabi sa akin ni Mariano, galing na isa mo ah. Hindi mo, naka-six sa overall ka pa, naka-trophy ka pa, naka-certificate ka pa, sabi sa akin ng Mariano. Sabi ko, hindi ko nga po alam na ano yun. Hindi ko lang masabi, anak ko nila yun. Kaya lang, dahil nung ngayon, nung ENQ1 na ano, kaya lang hindi mo masasabi magaling kasi hindi nga ikaw nag-pairing kung saan pairing yun. Eto na, unang palaro ng PFC 2002, gagawin sa 2003, series na, di ba? Yun nes, may dinap ako sa PFC. Maganda lipad ko ron. Sa PFC no? Habo. Unang lipad ko ron sa ginagalita. Oh, ang galing sir. Nes, mate, nung nagsisog doon sa PRP. Yung kinakarga yung nasa sesto. Oo. Ang kalabang ko ron, nang tumalo sa akin doon, si Coco. Sino po yun sir? Yung ibo ni Paring Arthur Garcia. Kasi si Paring Arthur Garcia, binibigyan ko ibon niya, yung mga ibon ko na ipapanalo niya. Ngayon, yung Arthur Garcia na yun, yung kukuk na yun, pinalipad niya kay Jung Garcia. Yung tinatawag namin Jun Bukbuk ng Tundo. Apo. Tinalo ko nun, first overall yun, second overall lang yung puyo ko. Sayang, ano? Pero hindi na rin masama, kasi anak nga ng yaya eh. Tapos, lagi ko niisip eh, anak ng yaya at eh. Pero alam ko, magaling pinagmulan niya, pati yung Victor Lim na yon. Yan ah, maraming salamat nga pala sa patuloy niyong suporta mga kaibon. At syempre, meron ulit tayong pa-shoutout ngayon. Shoutout kay Juan de la Cruz, Lop Aviary, at kay Kuya A, TV, let's go. At shoutout din kay Boy Ronda Lop TV, at kay Joe Marituso. Yan, shoutout po. At shoutout din kay MTR Lop from Mandawi, Cebu City. Yan, shoutout sa mga taga Cebu dyan. At syempre, shoutout din kay Jomar Ventura from Camarin, Caloocan. Yan, shoutout sa lahat ng mga taga Caloocan. At syempre, shoutout din kay Algie Soriano Lop. Yon, at sa mga gusto pang magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At syempre, makikishare na rin. So yun, abangan nyo nga pala yung part 4 nung napanood nyong video. Grabe, mahaba-haba yung episode natin ngayon. Big shoutout nga pala kay Sir Omi, Sir Viento. Maraming salamat sa pag-unlock na makapag-lock visit. So yun, maraming salamat at shoutout sa lahat ng mga pigeon puncher dyan. Ipagpatuloy lang natin yung hubbing to at patuloy natin na i-enjoy. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you!